Magkano nga yung rebate nun, sir? Ang rebate namin, sir, ganun pa rin, sir, 500. Once nag-down kayo ng 750, ay makukuha nyo yung smash ni Suzuki. What's up mga Mikes, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. Maghanap tayo ng motor na babagay sa iyo, motor na kaya mong installment, di ka mahirapan tuwing monthly, at motor na kaya mong e-cash. Ngayong araw na ito mga Mikes ay nandito po tayo sa Wiltec Basac, Lapu-Lapu, Cebu City. Dahil kanina mga Mix, no, pauwi na sana tayo at may nakita po tayo dito na bagong kulay ni Mio Sporty. So yun po siya mga Mix. So kanina mga Mix, no, pauwi na sana tayo. Kaso ito kasi Mix, no, first time ko na makita yung ganitong kulay ni Mio Sporty. Kaya gandang ganda talaga ako sa kulay na ganito mga Mix. Kaya pagpasensya nyo na mga Mix kung i-content ko muna ito. Dahil gustong gusto ko talaga yung displacement na ito. Bago tayo magsimula sa vlog natin mga Mix, ay shoutout po muna sa mga empleyado ng Wiltec Basac Lapu-Lapu, Cebu, dito po sa sa Basac. Shoutout po sa mga empleyado nila. Maraming salamat po dahil pinayagan niyo po ako na mag-vlog dito sa inyong branch. So yung Wiltec Basac pa Mix, no, malapit sa Petron. So kung pupunta kayo dito, ito lang po, hanapin niyo lang yung Petron. Pero ito mga Mix, no, ang laki po ng building ito at bago po ito. Kaya sigurado na makikita nyo dito yung Wiltec Basac. So bago tayo pumunta dito mga Mix kay Mio Sporty 2021, ay update muna kayo sa mga motorsiklo nila dito. So dito mga Mix, no, meron silang dito na NMAX 155. Ito po ata yung 2020, so standard key pa siya. Sa mga naghahanap dyan ng Mio Aerox 155cc, dito po kaya Wiltec Basac may mga available po sila dito. So ito po mga Mix yung cash price niya. Yung down payment nito ay nasa 12,000 to, ano, tapos yung monthly nito mga Mix ay nasa 5,911. Ang rebate po dito kay Wiltec mga Mix ay 500 po yung rebate niya. So di ba ang laking tulong po nun kapag ganun po yung rebate niya. So dito mga Mix, no, may mga available sila dito na standard key niya siya. So wala po sila dito na naka-smart key. Pero yung kagandahan dito mga Mix, dahil meron na siyang Y-Connect. So alam nyo na mga Mix kung anong ibig sabihin ng Y-Connect mga Mix. Dito kay Aerox mga Mix, gustong gusto ko yung ganyang mags. Kita nyo naman diba? So napaka-angas talaga tingnan. Pero hindi pa rin nawawala yung gusto ko dito kay Honda ADV. So mga Mix, na naghanap ng ADV, ito po yung kanyang cash price. Tapos dito naman mga Mix, may mga available sila dito na repo. Boss, repo to boss, no? Repo to, di ba? Yun. So yung down payment is 750 lang mga Mix. Once nag-down kayo ng 750, ay makukuha nyo yung smash ni Suzuki. Tapos meron din XRM ni Honda. So yung down payment niya mga Mix ay 750 lang din po. Tapos dito mga Mix, may mga available din po sila dito na Raider 150. So meron silang FI, tsaka meron silang carb. So FI, fuel injected. Ito po yung available nila. Matte brown nata ito mga Mix, no? So matte brown siya. Tapos meron siya lang, ano mga Mix, light blue ata to. Tapos dito naman yung carb nila na available. Siyempre mga Mix, hindi mawawala GTR, FI, fuel injected ni Honda. 2021 din po ito na labas. So mabilisan ito mga Mix na. Tapos nandito rin po yung YTX ni Yamaha 125. Ito rin po yung mga available. At ito rin po yung mga installment nila. So kay GTR mga Mix, GTR 150, ito rin po yung kanilang installment. Tapos dito kay Raider 150 na carb, yan po. Tsaka yung sa FI nila na kay Raider, ito po yung available nila. Ito pa rin yung kanilang SkyDrive S ni Suzuki. So kung maghahanap po kayo mga Mix, no. Tapos kung gusto nyo yung kanilang SkyDrive crossover na naked handlebar,
with a full digital meter panel. So yan po yung cash price ng mga megs. Tapos andun mga megs, andun po yung mga available na Smash Smash. So ang laki po talaga ng branch nito. At bago po pala ito mga megs, ngayong 2021 lang ito nabuksan. So tara mga megs, punta na tayo dito kay Mio Sporty. Para sa akin mga megs, no, ito yung pinaka the best na scooter sa akin. Dahil sa mukha pa lang ito mga megs, napaka sporty na. Sporty looks with aggressive style, di ba? Ang ganda talaga ng Mio scooter na ito. Napaka-simple lang po yung design niya. Pero kapag dumani ito mga megs sa harapan nyo ay makapalingon ka talaga. Dahil napakaganda po talaga. Sayan, solid pala yung kulay nito mga megs. Akala ko magenta. Napakaangas talaga ng kanyang style ng kanyang front light. Palaging nakangiti itong Mio Sporty na ito. Tapos dito mga mix, no, may simpleng decals lang siya na nakalagay Mio Sporty. Ang ganda po ng paglagay ng decals. Napakasimple lang po mga mix, no. Wala nang masyadong marami pang decals. Napakasimple lang po talaga. Kagaya nga ng relasyon nyo, napakasimple. So dito mga mix, sa kanyang headlights mga mix, no, ay gumagamit po ito ng halogen. So dito sa headlights, siguro ito mga mix yung high beam nyo, no? High beam, tapos ito yung low beam niya. So sa front light ng mga mix, ay gumagamit po ito ng halogen. Pero don't worry mga mix, dahil kinagandahan din po mga mix ng halogen. Mga mix ay, siyempre mga mix, kapag umuulan siya, mas nakikita mo talaga yung daan kahit na halogen yung ginagamit mo. So hindi basag po yung kanyang, hindi po basag yung pagka, hindi po ba, ano tawag ba dito mga mix, no? Basta yung pagka, yung ilaw niya mga megs, kapag umulan, hindi siya basag. Isang straight lang po siya. Parang ganun siya ata. Hindi ko ma-explain mga megs dahil nga medyo hindi tayo magaling sa pagka-Tagalog. So, shoutout po dyan sa mga Ilonggo na nahirapan minsan mag-Tagalog. Pagdating ng mga megs sa kanyang signal lights, ay gumagamit po ito ng bulb type. Ang ganda talaga ng kanyang headlights mga megs, no, para hindi ako makamove on. Kaya nga mga megs, no, minsan pag nakikita ko to, yung ibang kulay niya mga mix na, kasi ito first time ko na makita itong Cyan Solid nila. So minsan kapag nakikita ko na dumaan yung Mio Sporty nila, napapalingon talaga ako dahil nagagandahan po talaga ako. Tsaka kung makita niyo mga mix dito yung lining niya, excuse po, yan yung ilong niya. Tapos ito mga mix, kung makita niyo may lining siya dito, so napaka sexy po tingnan. Napaka-sexy po tingnan. Na parang kagaya ng jowa nyo, ang sexy kasi na ang taba na. Tapos dito mga mix sa kanyang front fender mga mix, no. Yan. So, hindi siya masyadong malutong mga mix, no. So, siguro maganda yung play nito kapag idadaan mo ito sa mga lubak-lubak na daanan o sa mga matagtag. So, hindi siya masyadong matigas, hindi siya masyadong lutong. So, sakto lang. So, hindi siya madaling mag-crack. Yung mga mix sa kanyang front suspension mga mix ay gumagamit po ito ng telescopic fork. Sa kanyang front tire mga mix ay gumagamit po ito ng yung size po ito ay 70x90. Tapos yung size po ng kanyang mags ay 14 inches. Siyempre mga mix, naka front disc brake po siya, no. So ang nagustuhan ko rin dito mga mix, no, dahil yung kanyang gulay board mga mix, no, ay masyadong malaki. So ito yung mga kinagandahan kapag, siyempre mga mix, no, yung minsan kasi yung mga scooter natin mga mix ay dinadala natin talaga yan kapag pumupunta tayo ng palengke o pag may bibisin tayo sa mga mall, di ba? So dito natin yan ilalagay. Yan, so yung problema, wala siyang sabitan. So dito yung sabitan niya. So ito lang siguro, no, siguro meron ng sabitan mga mix, pero hindi lang siguro nalalagyan, hindi pa nalagyan. Ito meron kasi meron siyang tuwerka dito. O baka hindi pa siguro nalagyan. Hindi ko lang alam kung may sabitan niya dito. Ay, kaso mga mix, sa ibang mga Mio Sporty nila, walang may nakalagay na sabitan, no? So, baka nga siguro walang sabitan nga dito. So, yun, no? Sayang. Pero, pwede rin nyo naman mabilhan yan ng mga mix ng mga aftermarket, no? So, ang lawak po ng kanyang gulay po dito mga mix, no? So, ito naman po yung para sa back rider mo or OBR. So, natunog siya. So dito, meron siyang konti dito.
para sa back rider mo, gusto mo na yung legs niya ay nakadikit talaga sa'yo. Dito sa side pocket niya mga Megs, so yun. So dito sa kabila, so mababaw lang siya para lang siya sa mga candy or sa mga coins. Sa kabila naman, so malalim siya, pasok yung isa kong daliri. So malalim siya, pwedeng-pwede siya sa mga cellphone niyo or safety po siya sa cellphone. Pagdating dito mga Megs sa kanyang analog meter panel, so naka-analog po sa mga Megs, no? So hindi pa siya fully digital. Siguro mga Megs balang araw nung may lalabas si Mios 14 na naka-digital na siya. So antabayan na natin. So ito fuel gauge niya, speedometer, signal lights. Tapos ito high beam low beam niya. Pagdating sa switch, ito mga Megs, no, yung ilaw mo is pwede mo mapatay sa araw. Pero meron siyang pwede mo siya mapatay sa araw. Tapos mga Megs, no, meron siyang hazard light. Ito naman yung kanyang power. Ito naman yung kanyang switch for high and low signal lights. Tapos push, tapos horn mo. Tapos mga Megs, meron po siyang choke. So ang kinagandahan dito mga Megs car Mios 40 mga Megs, dahil meron pa rin pong itong kickstart. Hindi nila niwawala yung kickstart nito kahit na nag-upgrade sila, ay meron pa rin po itong kickstart. Pagdating sa kanyang rear suspension, kita nyo naman mga Megs na quality rin po. Siguro maganda yung play nito kapag ninalaan mo sa mga matagtag, no? So sana balang araw, no, makapag test drive tayo ng Mios 40, dahil gustong-gusto ko talaga to. Dito sa kanyang likuran mga Megs, no, so may simpleng decals lang siya, may nakalagay siya na Mios 40. So di ko alam mga Megs, no, na bakit nito yung style nila, no, ng sporty na decals. Dahil ang ganda po talaga, sobrang bagay. Pagdating sa kanyang grab bar, yan. So glossy black siya. So ang ganda rin po, sexy. Yan, kita yung mga lining. Dito naman mga Megs sa kanyang taillight mga Megs ay gumagamit po ito ng bulb type. Yung sa front light mga Megs ay pwede naman daw yan palitan ng LED na mga aftermarket. So kayo po mga Megs kung gusto niyo palitan. Pagdating sa kanyang rear fender mga Megs ay malapad siya mga Megs. So yun, oh. So kuha ng isa kong kamay, no? Yan, kita nyo. So malapad siya mga Megs. So ang kinaganda niya dyan mga Megs, siyempre iwas putik siya. So yung putik hindi siya lalabas, hindi kawawa yung mga backrider nyo or OBR nyo. Dito mga Megs, no, so gumagamit siya ng air-cooled mga Megs. So 110cc mga Megs, so walang problema kahit na ilong ride mo ito, kahit naka-air-cooled siya. Dahil magkakaproblema ka lang mga Megs kung yung motor mo ay lumampas ng 200cc tapos air-cooled siya. Ay sigurado mga Megs na mag-overheat talaga yun kapag nilong ride mo siya. Tapos ito mga Megs, yung kanyang muffler, no. So head guard niya, hindi siya masyadong matigas. So ang kinagandahan nito mga Megs, kapag ito binangga, hindi siya magkakrak o hindi siya mababali. So parang yupi lang siya, pero hindi siya magkakrak. Tapos meron siyang silver na style ito. Ah, stainless to Megs, stainless. So ang good din po yung kanyang muffler. So yung size naman po ng kanyang rear tire mga Megs ay 80 by 90 at 14 inches po yung size ng kanyang mags. Yung kanyang rear brake mga Megs ay gumagamit po ito ng mechanical drum brake. So yeah, ang ganda ng Mios 40 na ito para sa akin. Punta naman tayo mga Megs sa kanyang underseat. So kung kano ba kalaki yung kanyang underseat. So yun, maliit lang siya mga Megs, no. So yung mga mahalagang dokumento lang yung pwede mong ilagay, like mga marriage contract or mga titulo ng bahay nyo, di ba? Tapos yung kanyang gas tank mga Megs, yung ganyang gas capacity ay nasa 4.1 liter. So malaki-laki na rin yan mga Megs, malayo na rin po yung mararating mo niyan kahit hindi ka na bumalik. Haha, echos. Pagdating mga Megs sa kanyang upuan, no, so parang may butas-butas siya, no, may butas-butas. So yun, hindi siya masyadong matigas, no, hindi rin siya masyadong malambot, so sakto lang. Subukan natin na sakyan to kung gano'n ba kataas ang motorcycle na ito. Motorcycle can push you with no limits with a displacement of 114cc. Can give you a max power of 7.6 horsepower at 8,500 RPM, and can give you a max torque of 7.2 Nm at 5,500 RPM. Comfortable seat with a relaxing ride. With a seat height of 745 mm, kahit na 5'5 pababa yung height mo ay sigurado na hindi ka steep-toed dito. At yung scooter na ito ay pang masa po talaga.
Sa 94 kilogram ng bigat ng motorsiklo nito, ay ito talaga yung masarap pang singit kapag traffic. Ang motor na ito ay para sa negosyante o estudyante. Kay kuya man o kay ate ay sigurado bagay na bagay sa iyo ang motorsiklo na ito. Punta naman tayo sa cash price na Mio Sporty na ito. Yung cash price na po ay nasa 67,900. Yung down payment niya ay nasa 5,800. Tapos mga makes, no, yung monthly niya po ay nasa 3,636. Nakalimutan ko yung rebate mga makes. So magtatawag tayo kay sir. Sir? Sir? Magkano nga yung rebate nun, sir? Ang rebate namin, sir, ganun pa rin, sir. 500 sa first one year. Sa the rest of the years is 200 na lang. 200. So yun. Nakalimutan ang pangalan mo, sir. Ang pangalan mo, sir? Carvick, sir. Ha? Carvick. O yun pala, yung pangalan pala na mahirap yung banggitin. Yun. Sir, basta, yun na yun. Yan, sir. Oh, yun, yun. So mga mix, no, kung may mga nagustuhan kayo ng mga motorsiklo dito sa Wiltek, basta kayo punta lang po kayo dito. Tapos hanapin niyo po si Sir. Si Sir Carvick. Yun. So thank you, sir, ha. Thank you, sir. Isa, sir, bigyan kita ng sticker. Nabigyan ba kita ng karan ng sticker, sir? Hindi, sir, no? Sir? Makaraan, binagyan pa kita ng sticker? Hindi, sir. Hindi, sir, no? Ah, ito, sir, oh. Salamat, sir, ha. Thank you, sir. Ilagay mo sa motor mo, sir. Salamat, sir, ha. Thank you, sir. Salamat.